Hands. And win for the Kufra, 824 para sa kanyang veil, and Skylar for the show. Starting red side ng Evo's Legends, we have Sace on the PNK, Bajan on the Yuzong. Red para sa kanya, Angela, we have one on the Roger, and Rexy naman ang gagamit ng Luo Yi. Oh, Louie, na talaga namang kakaiba. Grabe naman yung drone view dito ni Paring Direk. Napakitang-kita mo na lahat, pati yung kaluluwa niyan, mga kaibigan. And si Bajan dun sa top lane, talagang dire-diretso lang talaga yung gusto nilang kuwanin. Samantalang EVOS Legends, kailangan ni-secure nila lahat ng bagay dito. Kasi pag hindi nila na-secure, ay magiging mahirap to kasi may Lancelot. Pero yung vacuum, nakita mo yun? Sakit, sir. Kailangan talaga dito ka, may kalaban ka, ano? May kalaban kang Louie. Kailangan mag-maingat ka kung saan tatapak eh. Magugulat ka na lang, mawawala ka na lang. Medyo may higop ka sa mapa, tapos ganyan yung damage. Imagine mo, ganyan yung buhay mo, Lancelot ka habang magbabuff. So, possible, silipin ka dito ng mga kalaban. Pero so far, iba na naman yung rotation na ginawa ng ano? Oh. Ng Evo's Legends, na diretso na agad sila sa bottom lane side. Gusto nila agad bigyan ng death dito si so, mga Beswap. Ayan na. Tama ka dyan, mukhang bakbaka na, pero tignan natin dito ng ano nga bang ipaprioritize, katapult lang yun nandun eh. So medyo magiging mahirap, pero bouncing ball para kay Zeiss, medyo malalim yun para sa kanya, pero vacuum na naman para kay Rexy. Kakaiba talaga, gumamit ng Louie ang tropa dito. Iba, pero, sobrang iba talaga pinapakita nila. Wala siya masyadong mana, mga BSM, so kita niya dito yung aggressiveness na pinapakita talaga ng Evo's Legends, 824, wala na buhay, uy. Ganda nun! Vacuum mo talaga mabibigay, pero nakatakas pa si Albert. Ay, naku po, medyo masakit ang kanyang damage, pero si Rexy kahit wala ng mana, calculated niya yung bawat tira, pero nakapatay si Skylar dito, 1-0 agad for the RRQ. Sa lubog na ni RRQ on that one, Skylar actually, kasi nakapatay siya ng isa. So, kung what? Siya nga lang daw, siya patay din si X-Win, mga BSWAP, si Albert din yata, another one. Di, makakatakas. So, good thing for team RRQ. Going back sa thought natin, ang ano kasi doon, medyo ang problema nga lang dito si Cho, kapag ka lagi siyang babackup ng babackup, mapapabayaan niya yung Yuzong. Aminin mo, best, pagka napabayaan yung Yuzong, napakahirap anuhin. Oo, oh, totoo. Napakahirap kontrahin. Totoo yan, lalo na pag nag-level 4 na yan, at siya na yung nag-i-engage to teamfight. So, ganun naman talaga eh, siya na yung mag-i-engage to teamfight. Pero, once na bumabayan sa pagiging dragon niya at naging taong dragon niyan, ayun na, doon magpuproc yung passive niya, babalik yung buhay niya, magiging masakit yun para sa kanya. So, tingnan natin kung ano yung gagawin ng RRQ ngayon. Kasi yung focus ng EVOS Legends at ng RRQ ay nasa bottom lane. Wala silang pakialam sa top lane. Oo, kailangan dito, ano? Kailangan mabigyan dito. Kailangan masilip dito yung Yuzong talaga sa may top lane. Napakalalim ng ginagawa niya ditong pag-kakat ng jungle or kakat na minion wave against team RRQ. This is the first turtle, guys. Ang delikado dito, buhay medyo si ano, si Veil. Kailangan maging maingat si Veil. Isipin mo, dalawa yan, oh. Magkabilang dulo, bes. Ang pwede pumatay sa kanya dyan. Mabibigyan siya dyan. Kahit kaliwat kanan, tumingil, maling lingon, patay ka. Maling apak sa bush, eh. Talaga na mabibigyan ka. Pero medyo kompleto yung tropa dito ng EVOS Legends. 5-man gank na nga ba, mga kaibigan. Ito na yung bouncing ball. Pero nauna na si Bajan. Inahanap niya si paring Lancelot. And hindi makakapag-ulti. Pero nakapunta lang naman dun sa middle turret nila. Pero nakakuha pa rin ng objective ang tropa ng EVOS Legends. Nako po, yari, top lane po. Nakakuha ng turtle buff is the ano, the PNK. So, medyo miscommunication siguro for the side of EVOS Legends. Although, may kita natin na kasi na tala sa top lane. And Rexy is down. Nabigyan ng talaga ng mga tornadong may kuryente. Pag tinamahan ka nga naman talaga nun, eh masakit at naramdaman niya yun. Nabigyan agad ni 824 agad-agad dyan. 2-1 ang ating score. Talagang papalag din ang RRQ. Kanina, naging one-sided yung laro. Ngayon, pinapantay na nila. So, nagiging maganda talaga tong laban na to. Oh, hindi para naglahabulan lang din. Kung baga sila, for RRQ, yes, ano dito, Funnel Roger, pero hindi nila pinapabayaan din na tumaba from type to type. Kasi secured kill, mga BSWAP, medyo late to yung RRQ. And another one top lane, guys. Another secured nabigyan objective dito or possible kill for team RRQ. Ang ganda na knock-up na ni ano? Ni YZ. Oh, grabe naman yung knock-up. Pagka, dapat kasi for the ano, for the RRQ, maingat sila dun sa mga knock-up. Kasi hindi mo masyado mararamdaman, hindi mo masyado makikita, especially kung clash na, yung bigla ang lima kayo, tapos manakap tayo yung lahat. Eh talagang pasok yung damage, yung electric pan doon ng Yuzong. And yung damage ng Roger, di ba? Yung blades, diba? No? Yung blades blade niya, napakasakit. So kita naman natin yun kanina sa ating, ano sa may top lane side. So far for EVOS Legends, medyo hindi pa natin nakikita yung, ano, yung bunga na kanilang funnel, Roger. So, tinan natin kung for RRQ kung paano gagawin nila. So, it's going to be the battle between Uranus and Yuzong mamaya. Kung sino ba talaga
ang mas makunat pagdating sa team fights. We have the Bloodless Axe for Bajan ngayon sa ating laro. Still 2-2 for the score. For the gold 10, it's almost the same. Tama yung sinasabi mo kanina na talaga nagpapantay lang yung mga ano natin. Papantay lang yung dalawang teams. Pero may ano na, fleeting time na agad. Si agad, Rick, no? Agad talagang ano, kukuha sila ng kill. And once na naka... Uy! Tignan mo yung vacuum dun sa dalawang player. Pwede mag-engage to a team fight to eh. Tapos meron pang trap and nakagat ng tutang pikit si paring Win. Pero itong mid turret natin or mid lane natin, mukhang lalaban din naman yung tropa kasi kumpleto sila. Pero mahirap pang manggagaling sa backlane si ano, si Yuzong, kasi nakaredy siya dun, no? Kung sakasakali mo magkakaroon ng clash. Matik five ya. Pero ito... 5 blank clash to, mga besi. Ayun na! So, nakuha pa nga dito ng isang Lancelot, pero sanib lang naman para sa kanya. Inatgat ng Roger, meron pang isa, one, takbong mayaman, takbong nakashoot mga kaibigan, papatayin pa rin sa loob. Wala na siyang pakialam and kukuhanin pa yung middle turret dito ng RRQ. Nakuha niya man yung turtle, makukuha namin tong mid lane. Oo, ito si Albert, delikado ni Best. Ayun na! Against many more pala. Against many more. Meron nga pala ng Chicho Doktor, mga Blessing Bob. Pwede pa nilang diretso ito for another second tier turret para sa side ng team RRQ. So ito yung mga crucial naman for RRQ guys. Si Evo's Legends na mababayaan nila na kumuha ng objective kasi masyado sila nakafocus doon naman sa side lanes nila. So unknowingly, for Evo's Legends, umaangat, nagsiscale up dito yung damage ni Roger, which is now onto the road for BOD. So meron agad siyang ano dito, dalawang espada na agad siya dito, mga Bishop. Alam niyo na kung gaano kasakit. And deadly part here is, habang tumatakbo ka against a wolf, hinahabol ka naman ng dog na grabe yung sakit din at ayun grabe din yung crowd control na ibibigay. Tapos meron pang dodge si Roger, bes eh. Pagka magaling ka talaga mag-Roger, madadodge mo halos lahat ng mga skills eh. Dahil dun sa kalmot niya, lalo na pag nag-bullform siya. Tignan mo naman si Zeiss, kung paano siya mga aggressive dito. Binibigyan niya talaga ng vision yung tropa ng Evo's Legends. Oh, dire-direcho. Si A24, tignan mo! Wala ng buhay mo, kaibigan! Nabuild niya na yung BOD niya, kaya ganun. So I guess for your team RRQ, kailangan maging maingat sila for every time. Oh, yun na nga! Nabigyan. What a vacuum. Talagang ano no, sandwich play yung ginagawa dito ni Zeiss. Imagine this is a nakatank na ano, na PNK, pero ganun yung damage na binibigay niya. Totoo dyan, totoo ka dyan mga kaibigan. And eto na naman. So kanina, yung pera is hindi ganun kalaki. Hindi ganun umaangat ng umaangat. Pero dahil sa mga nakukuwang objective ng Evo's Legends, patuloy-tuloy na. Okay, parang no? Oh, parang sabihin natin, early stage of the game, okay lang yung laban eh. Pero itong ano, papupunta na ng mid, doon na bumabawi yung Evo's Legends at sisiguraduhin nila na ano, na makakapanalo sila dito sa ating game number 3. Pero syempre, hindi pa rin na matatapos ng ganun agad, ganun lang yun. Oo, pero tsaka ano lalim pa. Kasi na ano, lalim na na-push dito ng Evo's Legends sa dalawang torres sa may middle lane. So, napaka-awkward nun for RRQ na lumabas na lumabas. And that is it, turtle na secure dito ng Evo's Legends. Sakit! Napakasakit! Sakit sir, grabe ka naman. Grabe ka naman mag-ML, ML na ML, ML ha. Pero eto na nga, si Bajan, ang tagapagligtas ng lang kalilang kababayan. Pero patay pa rin. Kita mo yung damage nun. Super Saiyan. Eto pa yung isa, pumasok pa sa loob. Pero tingnan natin kung nakagat ng tutang bigat. Vacuum naman, para doon, dalawa na lang yung natitira. Yung bottom lane, gumagawa na naman ng pangarap. Eto yung ginagawa ng RRQ kanina, besi. Gantong-ganto din eh. Ganto din, oo. Nagano din sila, nagsisplit push. Although for RRQ guys, ang crucial dito, wala silang ibang pagkukuhanan na damage. Only this Lancelot guys, at wala din silang crowd control. Only this, meron sila dalawang crowd control, pero hindi ganun kagrabe yung magiging ano niya kasi madaming pantakas dito yung Evo's Legends. At kita nyo naman, didiretso harap-harapan, kuhanin ng Evo's Legends dito, Tore, or inhibitor turret ng RRQ. Matik sa kanila yon, talaga namang gigil. Ayaw na, nalalo lang kayo ng isa, hindi pwedeng pumangalawa pa kayo. Tama na yon, sabi dito ng Evo's Legends. At angat, kung angat ang kanilang pera, medyo malaki yon para sa kanila. And si Rek, nakikita mo, ang layo ng space niya, pero madali lang naman kasi siyang makapunta sa clash if every single time. Ang magiging maganda dito, pag nahuli nila si Rek, pag nahuli si Rekta, minus na agad dito for Evo's Legends. Although nakita natin kanina si Dragon Ball Z, si Bajan, dire-diretso lang talaga, napakasakit. Tingnan natin yung item dito ni Dragon Ball saglit. Oh, wait lang, magkakaroon yata tayo ng teamfight. At ego lang, lalaban. Uy, na-eat siya dun sa kabilang gilid, pero nasalya lang. Pero eto na ngayon, si pare nating Angela, papasok na ang Leon. At nga-gatin pa nga siya, vacuum, nag-connect sa dalawa, pero grabe yung damage. Kay, ano, kay Lancelot, meron pa natira si Skylar na lang dito, pero one, kailangan niyang umalis. Kasi nga, mamamatay na rin naman siya doon. Depende naman yung ano, yung pagiging lakas ng damage niya.
Kailangan pumunta ng RRQ dun sa, I mean, ng Imus Legends dun sa buff. Ayun, si Soso kasi nandun, tinatry i-deny. So, minus na agad yun. Okay, so si Soso dito, masakit na din. Yung damage dito ng Imus Legends sa kanila, knowing na siya yung pinakalaging nasa side lanes lang. Mm-hmm. That is a brute force breastplate dito para kay Uranus. Plus, afternoon more on the Oracle na ang kanya item. Cursed Helmet naman kay for ba dyan? So, pwede na siya mag-front dito against the players of RRQ. And we have the necklace of Durant para naman dito sa Angela. So, goods na kumbaga ang Evo's Legends dito sa mga items nila. Well, for RRQ, madami pa silang kailangan habulin. Especially even the Cho para automatic yung kung sino mahuli niya. Kumbaga minus one na agad against Evo's Legends. Pwede sila mag-go dito for a Lord kasi wala yung Yuzhong eh. Medyo matatagalan pa yan kahit mag-dragon yan na makapunta. And magiging mahirap to for the Evo's Legends kasi kulang sila. Pero eto na nga, nasal yun dalawa. Eto na ngayon, si paring Angela, nakasanib lang naman dito kay Roger. Pero si ano, si Zeiss mukhang mapapatay. Pero eto na ngayon, yung asong inat-ngat dito yung tropa. Pero etong nasa mid lane natin, mukhang mabibigyan. Ang dami nangyayari, hindi natin alam kung saan tututok. Pero si Rek dito, mukhang nakapatay pa nga. Here comes the dragon. Eto na ang Dragon Ball Z, mga kaibigan. Bajan, papasok. 8-4 nanganganib dito. Nakap naman para sa kanya. Pero mukhang magiging turnaround kill pa nga ba. Si Soso buhay pa din. Ayaw pang policy si Soso, mga besi up. Ayun na, backup na. Pero si Albert for the backup. Another ultimate para kay Juan. It's a signal for RRQ na umalis na lang. And this is the Lord for Evo's Legends. Sa kanila na to, sa kanila na to. Hindi na magkakontest dito yung ano. Kasi yung supposedly side laner nila, malayo din. And that is the Cho. Yung sinasabi natin kanina for RRQ, kailangan tumaba na rin yung Cho para kahit isa yung mahuli niya, minus one agad, makaburst agad dito against him. Ito na nga. Walang buhay yung Lord! Walang buhay yung Lord! Tignan natin dito kung sino makakuha, mga kaibigan. Lord Enhance, pero tignan! Oh! Lansilot pa! Nakakuha dito, mga kaibigan! Ito na si Soso. Talaga naman tinatanggap lahat ng damage. Pero medyo makunat siya. Walking fountain lang naman. Pero yun, napatay pa din si Yuzhong. Tignan, sa gitna. Nagmamala, dragon na siya. And mukabigyan. Na-shutdown ni Albert. Pero nawalan yung Cho. Nawalan din ang effects nung namatay. Yung Cho, best. Nandun sa mid lane. Nandiyan yung Cho, nagkakat na minion wave, mga besi. So, ito yung ginawa ng RRQ kanina at game number one. Regardless, pagka magkakaroon ng team fight, yes, namang Evo's Legends, pero umaaro sila, sumisisid, patagilid. Ayun. So, hindi nila hinahayaan yung mga side lanes nila na papambayaan dahil dyan, free-flowing yung ano dito, Lord sa may bottom lane. Saktong-sakto pa, pagkakuha ng Lancelot, lumabas muna yung Lord Enhanced. So, magiging dito yung magiging minion wave ng RRQ. And this is the timing for them to actually widen yung map control nila against Evo's Legends. So, kita natin ngayon, yung Cho nandun na sa may top lane, dediretso yun yan. Most probably, dediretso hanggang middle lane naman dito. Ayun lang. Ito na. Nakagat na. Pare, mga kaibigan, 1-1 or 1, ihahabulin si Albert kasi siya lang yung nagsisilbing damage. Ito na, ngangat-ngating nga ba, medyo bumagal yung kanyang pagtakbo. Takbong mayaman sana, pero naging mahirap yun para sa kanya. Pero si PNK laban doon na sa baba. At ayan, nakikita naman natin kung saan talaga lumilipat ang aking mata. Nagulat yung Angela na wala na. Nalit react na gumalaw pagkagano'n na literal na nasa mabalag din siya. Bago siya gumalaw. Pero item check tayo direct po. Pitingnan natin dito ang kalagayan ng items ng RRQ naman. So for RRQ, meron na dito nga necklace of Durant din si paring Vale. And this is what we are talking about para kay Cho. Meron na siyang damage dito, which is the POD plus the Endless Battle. So pwede siya mag-Queen Swings para pwede siya mag-dive in tas bahala na kung ano mangyayari sa kanya. Although this is 10.5k naman para sa Roger. He already has the Wind Talker. So criticals after another critical plus the movement speed plus the Angela. Tama ka dyan. Pero bes, ang hirap ng may ano na may Uranus na katapat. Hindi nila ma-burst doon eh. 'Di ba? Nandun yung kunat pa rin talaga ng Uranus. Kaya more on objective na lang yung kailangan kuhanin ng Evo's Legends dito. Pero medyo delikado 'to, bes, kasi yung dalawa nandun sa top lane, mga kaibigan, sumanib na yung Angela. Doon sa Yuzhong, talaga namang hindi na pinapauwi. Hindi na pinapauwi kasi dito sa bottom lane, may nangyayari na naman bakbakan, pero si Bajan talaga lalaban. Mukhang de-disengage ka naman sila dito, pero Skylar nakapag flicker out lang sa pagkakataon na yun. 95 seconds bago mabuhay dito ang Sanctuary Lord sa pangalawang pagkakataon, sa pangatlong pagkakataon. Pero si Zeiss, hinanap, kinagat ng tutang pikit, mukhang nadadamage diyan pa ng onte, pero si mag-i-engage sila. Grabe yung crowd control katulad ng sinabi ko, best. Pero grabe din yung hold ng ano, grabe din yung hold ng RRQ kasi kanina dalawa yung ayaw pa uwiin ng Evo's Legends pero na-depensahan pa rin na yung bottom lane side. Good thing for Soso, meron na siya dito ang Dominance Eyes. So, good, ano agad to, negate para sa damage potential na kayo ibigay ni Juan. Although for RRQ, wala silang pang hold or wala silang pang ano talaga, not unless talaga likuran nila si ano, si Juan. Kasi ang hirap talagang
In fairness kay Juan, napakahirap or magaling siya mag-wolf form kasi hindi siya nahuhuli dito even the Kufra and even the Cho. So I guess for Team RRQ, kailangan gumawa sila ng isang play na hindi mapapansin ng EVOS Legends para panggulat factor. O diba? Ano yan ha? Uranus yan ha? Oo, naka-ready na rin siya ni. Naka-ready na rin yung time space warp. And speaking of, vacuum, dalawa. Pero one dito manggagaling sa backline skill. Nagat si 824 na nakap lang naman ng bahagya. Pero ngangat ka din ka pa rin yan. Nakakapit dito yung wings dito ng isang Angela. Pero tingnan mo si paring Skylar. Kinagat ng tutang piget pero lalaban pa rin si Wing. Pero tingnan natin dito kung mabibigyan pa nga ba. Apat na tropa dun sa top lane. Si Yusong, talaga namang dumidiscarting malupit. And talaga namang ikagagalit ng RRQ yan. Pasok lang naman si paring Ling. Pero eto na yung Dragon, kinagat ng tutang pikit ha. Ready yan mga kaibigan. Kukuha na naman ang another objective. Pero yung ano, Uranus, nandun sa mid-ding, walang magpo-flow na creeps. Oh, napakasalan. Although, a good thing for to for Team RRQ, grabe lang talaga yung damage kada hero ha. Mm-hmm. Hindi lang iisang hero for EVOS Legends na nag-bring ng damage dito, kaya nahihirapan yung RRQ. Meron sila kailangan isipin na Yuzhong, meron din sa iniisip na Luo Yi, tapos meron pa Roger. And yung crowd control dito ni PNK, automatic and continuous, kaya nahihirapan yung RRQ. Unlike for their team composition, kailangan maganda muna yung setup dito ni 824, tapos mm-hmm. maganda din yung pasok ni X-Win bago pumasok yung ano nila, yung core nila. So tingnan natin mga kaibigan, this is the second lord para side ng dalawang teams natin. Paunahan na lang kumuha, kumbaga ayan na laban. Ay, na ito na laban na, abulin mo na nga, sige kapitan mo pa. Pero Skylar dito mukhang mapapatay pa nga ba, pero hindi, nabuhay pa siya sa pagkakataon na to. Pero tingnan natin si Juan kung hahabog, galit na galit, ang bilis tumakbo. Tignan mo naman yun, parang ano, tumaya ka sa loto. Pero tingnan natin dito kung mapabouncing ball niya pa ba yan o hindi na nga. Tingnan natin kung mapapatay na, patay na nila, isa na lang yung natitira and pwedeng idire-diretso na to ng tropa ng RRQ. Tingnan mo si Soso, tinatanggap lahat ng damage na vacuum pa dito and it's a wipeout para sa EVOS Legends sa game number 3. Tingnan, napaganda performance for that game number 3 RRQ. Singles to 10, pero ito na, EVOS Legends taking this game against RRQ. What a game.